Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Isang bagong bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Ito na kaya ang magbibigay sa atin ang ulan na kailangan natin sa ngayon. Alamin po natin mula sa ating GMA resident meteorologist, si Nathaniel Cruz. Mang Tani! Yes, salamat Jessica. Mga kapuso, isa na ang bagyo, yung low pressure area o LPA na nasa may silangan ng Mindanao at papalapit na sa Philippine Area of Responsibility. Namata ng pag-asa ang bagyo kaninang hapon sa layong 1,815 kilometers dyan sa may silangan ng east ng Mindanao. Nasa may timog pa yan ng Guam, mga kapuso. At taglay nito, ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong nasa 60 kilometers per hour. At kumikilos ito pakanluran o westward sa bilis naman na 25 kilometers per hour. At sa track ng Joint Typhoon Warning Center o JTWC, ay posibleng pumasok ng PAR ang bagyo sa Linggo yan at tatawagin itong Bagyong Chedeng. At may chance rin itong mag-landfall, mga kapuso, tumama yung sentro dyan sa kalupaan, dyan sa Mindanao, kaya mabantayan natin yan kung hindi magbabago itong forecast track na yan. At good news po, yung papasok na bagyo sa mga taga-Mindanao na magdudulot ng ulan, at itong mga apektado ng tagtuyot na dala ng El Nino, gaya ng Cotabato at ng Zamboanga Peninsula na nag-declare na ng state of calamity dahil sa mga natutuyong palayan. Sa datos ng Metro Weather, unahin natin ang Mindanao, buong weekend na maulan dyan sa may Caraga at Davao Region. Ito, Sabado yan, umaga pa lamang, may ulan na. At asahan din ang thunderstorm sa buong Mindanao pagdating sa hapon. At ito, Linggo, eramdam na yung epekto ng papalapit na bagyo dito sa may Caraga Region. At sa hapon, halos buong Mindanao, mga kapuso. Jessica, may mga pagulat nyo, nakikita nyo mga kulay pula at orange. Yan yung mga malalakas na ulan sa halos buong Mindanao sa darating na weekend. Sa Visayas, halos walang ulan naman sa Sabado. Pero pagdating ng Linggo, ay may mga maranasan ng pagulan dyan sa may Samar at Leyte. At ito ay dulot na rin ng trough o extension ng papalapit na bagyo. At sa hapon, buong Visayas na po ang makakaranas ng mga pagulan. Sa Luzon, buong weekend na maulan dyan sa may mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera, dyan sa mga probinsya ng Aurora at Northern Quezon. At maulan na rin sa hapon dyan sa may Ilocos Region, Bataan at Zambales. At magtutuloy-tuloy yung mga pagulan na yan hanggang sa araw ng Linggo. Sa Metro Manila, bahagyang maulap pero mga kapuso, mababa po yung chance ng umulan ngayong weekend. At yung ating init factor, nasa 36 degrees Celsius naman po. Yan yung inaasahan nating dahil sa maalinsangang panahon. Jessica? Mukhang Mang Tani, maaambunan ng grasya ang malaking bahagi ng bansa, no? Dahil dito sa LPA at dahil dun sa existing weather conditions. Pero parang Metro Manila lang o yung Central Luzon ang parang nalihis sa pag-ulan. Tama ba, Mang Tani? Yes, Jessica. Kasi titingnan natin yung ulan, ang nagpapaulan kasi dito sa may norte, yung tinatawag nating tail end of cold front. Jessica, hindi pa nagsisimula yung ating dry season kaya may hanging amihan pa tayo. So yung interaction ng amihan at ng easterlies, yun yung magpapaulan dyan sa may northern Luzon. Mm-hmm. Pero sa central at southern Luzon, lalo na sa may Calabarzon, hindi masyadong maulan. At sa Mindanao naman, na nakakaranas din ng tagtuyot, magandang balita dahil yung ulan na dala-dala nung bagyo na dapat hindi lamang yung ulan ng paghandaan niya. Dahil kung ito'y bagyo, Jessica, may dala rin itong pansamantala malakas na hangin, kaya dapat maging I am ready rin dun sa hangin o yung epektong dadalhin nito nga bagyo, Jessica, maliban dun sa ulan. Magiging sapat kaya, Mang Tani, yung ibubuhos na ulan? Kailangan din ho yan ng Mindanao . Alam ko, may tuyong-tuyo na yung mga palayan nila dun, mga taniman ng mais. Jessica, kasi pag ang lupa ay tuyong-tuyo, maging yung atmosphere, environment, pagka nagkaroon ng ganyang ulan na isang araw lamang, halos hindi mararamdaman yan. Mm-hmm. Dahil yung ulan na dala-dala niyan, sisip-sipin lamang nung tuyong-tuyong lupa. Pero kahit papano naman, makakatulong din yan dahil hindi lang naman agrikultura, Jessica, yung naapektuhan nitong nangyayaring kawalan ng ulan. So yung ibang sektor matutulungan, pero pag ang pinag-uusapan natin yung epekto nito sa agrikultura, pag ganitong isa o dalawang araw lamang, Jessica, hindi masyadong makakatulong ito. Pero malaki may tutulong doon sa mga ibang sektor na nangangailangan din ng ulan. Hindi lang dito sa Luzon, Jessica, sa Mindanao, kundi maging dyan sa Cagayan Valley at Cordillera. Ha? Dahil sa Cordillera, mapapansin mo, ilang beses na nagkakaroon ng forest fire o grass fire. So kung magkakaroon ng mga pag-ulan,
eh kahit papaano yung tuyong-tuyong mga halaman, eh mababasa, Jessica. Okay. Tama ba yung dinig ko sa inyo, Mang Tani? Bagamat ang init na, no, 36 degrees na yung ating init factor, the past days, alam ko, 37, umakyat pe. Pero hindi pa tag-init kasi meron pang natitirang amihan. So, kumbaga, hindi pa pwedeng ideklarang summer season na. Alam ko, tag-init dapat ang tawag natin, pero nakasanayan na kasi ng marami na summer ang tawag eh. Hindi pa officially summer, Mang Tani. Yes, hindi pa, dahil meron pa tayong hanging amihan. Kahit na dito lamang yan sa may extreme northern Luzon o dito sa may dulong bahagi ng northern Luzon. So, oras na humina yan, Jessica, at ilang malamang, ito na yung huling hirit na lang to ng hanging amihan, dahil pagkatapos niyan, posibleng ihina ng gusto. Kaya baka next week ay tuluyan na mawala yan at doon na magsisimula o doon na yung posibleng maging basihan ng pag-asa para ideklara yung pagsisimula ng summer o yung tag-araw o yung tag-init dito sa atin. Mang Tani, marami na nagbi-beach eh, lalo't papa-weekend tayo. Kamusta ba ang mga karagatan natin ngayon? Yung malakas na hanging amihan, Jessica, nakakaapekto dito sa mga coastal areas ng Northern Luzon. Dito sa may Cagayan, sa may Ilocos Norte, maging dyan sa Batanes. Pero maliban dyan, eh, halos yung buong bansa, maganda yung aw. Maganda yung lagay ng karagatan, pwedeng-pwedeng mag-swimming. At tulad dito sa may La Union, dito sa may Zambales, Bataan, dito sa may Visayas, dyan sa may Mindanao. Pwera na lamang, Jessica, yung mga thunderstorm. Dahil kumisan, yung thunderstorm, yung biglang lakas ng hangin na yan, nagdudulot yan nung bigla ang paglaki ng alon. Pero maliban doon sa occurrence ng thunderstorm, eh wala na tayong nakikitang posibleng maapektuhan yung mga karagatan. Pwera na lamang yung papalapit na bagyo na maaaring sa Lunes ay maramdaman na yan dito sa ilang bahagi o dyan sa may eastern side ng Mindanao, Jessica. Okay. Maraming salamat, Mang Tani. Nathaniel Cruz, GMA Resident Meteorologist. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.